All right, Friday, June 16, 2023. Magandang gabi po, ako po si Christian Esguerra. Welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First, ating Facts First podcast live na po. As you all know, since May 31 araw-araw. Pero usually 8:30 po tayo, no? Pero ngayon napaaga tayo 8 o'clock. Alam niyo po yung dahilan? Kasi may lakad ako. Bakit ba? Hindi naman kailangan magbigay ng ano no ng sobrang lalim na dahilan. May lakad lang po ako maya-maya. So ang programa po natin ngayon from 8 to 8:30. Pero hindi po natin mapalampas yung ating episode ngayong gabi dahil importante po yung pag-uusapan natin. Okay? Pero bago po 'yon, bago ko po ipakilala yung ating mga panauhin, dalawa po yung guest natin ngayon. Dalawa po silang inistorbo natin. Shoutout lang po doon sa ating mga masugid na mga tagapakinig at tagapanood, yung madalas mag-comment, mag-engage sa atin sa social media. Una-una na po dyan si Camille Postolero, ati pong kasama before sa DZMM. I hope you guys are doing well dyan po sa DZMM. Tapos kay Mr. Mauro Pangan, kay May Salaya, Josephine Ubalde, si Ma'am Rebecca Postrado, sino pa ba? Nelia Villanueva, tsaka si Ma'am Nenita Baga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Okay, so pag-usapan na po natin ito. Welcome po sa ating faculty meeting ng University of Santo Tomas Journalism Program, dahil ang ating pong guest ngayong gabi ay kapwa po natin faculty members, kasama po nating mga nagtuturo din sa University of Santo Tomas Journalism Program. Dalawa po sila. Unahin ko po yung ating unang guest, si Mr. Manny Mugato. Ayan. You know, lumabas. Ayan. Tapos, pangalawa, yung boss namin sa UST. Si Professor Felipe Salbosa. Hello, magandang gabi. Oo. Baka nagtataka iba, eh, magka-faculty meeting lang pala kayo. Bakit padamay sila, no? Bakit padamay kami? Eh, di mag-usap-usap na lang kayo sa StreamYard. But kailangan nyo pang gawing public? Kasi po, ang pag-uusapan namin, may kaugnayan po sa media, sa malayang pamamahayag, at saka po sa inyo, kayong mga consumers ng information. Dahil meron po lumabas na bagong Reuters Institute Digital News Report 2023, at doon po sinasabi na ang trust sa balita ng mga Pilipino nasa 38% lang. Ang global average is 40%. Tapos ito hindi naman ito nakakagulat, no? Sinasabi na 91% doon sa mga sinurvey, sinasabing nadinig nila o nakapanood sila o nakakita sila ng kritisismo laban sa media. At yung kritisism na yon, 46% galing sa mga politiko, 48% galing sa mga ordinaryong Pilipino, at 41% galing sa mga magagaling na celebrities at saka mga influencers. Kayo na. Okay, pag-usapan natin to, Professor Ipe and Professor Manny Mugato. Ano bang basa nyo rito? Nagulat ba kayo dito sa resulta na ito? Let's start with kay Manny Mugato, kasi nagagalit siya dahil na-miss daw niya yung Batang Quiapo ngayong gabi dahil kinaladkit ko siya dito. Tignahin natin siya. Salamat, Christian, ano? Pero alam mo, hindi na malayo yung trust rating ng global at saka ng Pilipinas. Kasi nag-improve yung Pilipinas ng 1 percentage point, no? Kasi last year 37 eh. Ngayon 38. Kaya umangat ang isa, no? At yung global average dati 42, bumaba pa ng 40, no? So parang limit na yung gap. Pero malukot pa rin kasi mababa tayo sa global average, no? Siguro magpasalamat tayo kay Pangulong Digong. Bakit naman? Siya ang pasimuno eh, kaya tayo nasira eh. Ah, ganun ba yun? Nakakagulat. Oo, eh, kasi kung panata niya yung media, ganun na lang nung panahon niya. Kaya ang mga tao naniwala kay Pangulong Digong. Kaya nawala ng kredibilidad ang local media sa Pilipinas, no? Pero dahil sa pandemic, alam mo kasi noong 2020, nung unang masama ang Pilipinas sa survey ng Reuters Institute, nasa 27% lang ang trust rating ng Pilipinas, no? Nung panahon ng pandemic, umangat yan to 32 nung 2021 at 37 nung 2022. Bakit? Kasi ang mga tao bumalik dun sa traditional na media, yung radyo, TV, dyaryo, para maghanap ng totoong impormasyon
about coronavirus disease ng COVID-19. Eh, kaya alam, kating sa politika, alam niyo naman, meron tayong election last year, eh, bagsak pa rin. At iniiwasan ng mga Pilipinong makinig, manood, magbasa ng politika kasi toxic. Liga-away-away daw ang mga Pilipino at marami ang nasira ang relasyon, kamag-anak, kaibigan, nang dahil sa politika at nang dahil sa social media. Yan. Yan po ang nangyari. Okay. Oh, so, Ipe, ikaw, anong basa mo rito? Ako, dalawang bagay yung medyo nababahala ako dun sa 2023 study. By the way, yung 2023 study, ang nagsulat ng Philippine Report eh si Yvonne Chua. So isang professor ng journalism sa UP. No? So sa kanya galing yung karamihan sa mga insights, no. Pero ang nababahala talaga ako yung that chart that shows ano yung mga sources of news. So doon lumalabas yung print. Nako, talagang ano na, paluoy na, kasi dati above 20% ang ano, ang news as a, ang print as a source of news. Ngayon 14% na lang. Sobrang baba na, no. So talagang I think kundi pa crisis 'yan, ano nang tawag mo diyan, ano. Tapos yung namang online is the source of 86% of Filipinos online. So I think yun na talaga yung labanan. Yun na talaga yung labanan. So online, 86%. Tapos doon, within online, yung social media, 70%. So ang mga Pilipino, doon na talaga kumukuha ng balita. Tapos tsaka, diba? Another ato, siguro balikan mo na lang later. Yung, go. Phenomenon ng news avoidance. Tama. You have one third of the audience actively avoiding the news. For a variety of reasons, but mostly because stressful daw, no? Pumapangit daw ang mood nila kapag nanonood sila ng balita. So may mga ganong issues, no? So parang, and we can say na ano, may ano mga secular trends talaga sa news media consumption na, you know, matagal nang nagsimula yan pero mas tumindi ngayon. Pero yun nga, nuance ba yan yung binabanggit mo na news avoidance? Kasi baka naman may kaugnayan yan dahil tapos ng eleksyon. Or baka naman, nuance ba yung lumabas na sa study na sinasabi kung avoidance sa news, hard news lang, political, or ano ba siya, blanket? Ano ba nakalagay doon? I think that's the news in general, no? So, in general, oo. In general, and then yung matagal na yan, yung news avoidance. Matagal na yung na-detect ng Reuters Oxford study. I think it's worth looking into in a deeper way. Oh, kasi yung sinasabi ni Mogs kanina, tumaas din naman yung trust in news nung panahon ng pandemic, 'di ba? Dahil na-realize sa mga tao, miski ayaw niyo sa media dahil sa mga political biases or partisanship, pagdating sa matters of life and death, doon pa rin kayo pupunta sa mga reputable, 'di ba? Tama ba, Mogs? Correct. Tama, Oo. Kasi puro disinformation at puro myth yung nabasa mo sa social media, you know? Eh, ang dami kaya anti-vaxxers na pumasok doon sa Facebook. Oo nga eh. Ito, yung, nagreklamo yung, isa sa mga hindi natutuwa dito sa resulta ng Reuters Institute Digital News Report 2023 ay yung The Great Maria Ressa, no? Dahil, sabi niya, nagagamit daw yung mga ganitong study to weaponize those studies, such studies, against news organizations tulad ng Rappler. I think ang hugot niya nung last year pa, no? Or 2 years ago. Kasi tinwist to ng mga walang kwentang troll eh. Yung mga nanonood dito, wala kayong kwenta, no? Tinwist kasi pinalabas na least trusted ang Rappler. When in fact, hindi naman yun lumabas sa study. Diba? Correct. Oo. I think may... Valid ba yan? I think yung punto ni Maria Ressa, I think may validity naman doon. No? Kasi yung brand trust scores, i-screenshot lang ng mga tao yun eh. And then, Rappler yung nasa medyo ilalim, sabi nila, Rappler is the least trusted. Ang problema, yung methodology, hindi saklaw lahat ng newsrooms. Hindi saklaw yung lahat ng newsrooms. And ako, in particular, I have
I have beef with yung paggamit ng term na brand. No, yung brand. I don't know kung anong logic behind the use of the term brand. Kasi para sa akin, pag brand, parang tinanong mo na rin, ano ba mas gusto mo? Colgate o, di ba? Brand ng toothpaste, brand ng sabon. Parang ano mo, lalong na commodify yung balita. Hindi lang nag-iisa si Maria Ressa dito, no? Yung isa nating kaibigan si Caloy Conde, medyo ano rin siya, very highly critical dun sa methodology ng Reuters. Kasi nga naman, nagagamit yun against especially critical media. Pero ako naman, as an academic and researcher, I can see the value in that, no? I just hope na, you know, hindi lang dapat ganun ang approach, no? Kasi, number one, anong ibig sabihin ng trust? What do you mean by trust? And what do you mean by brand? Right? So, ito lang. Yun lang ang mga concerns ko doon. Okay. Ikaw, ano, Mogs? Ako naman, siguro, nasasaktan lang ang kalooban ni Maria Ressa dahil nasa bottom nga sila. Hindi naman bottom na bottom, no? Pero isa sa mga pinababang trust ng media, no? Mababa pa ata sa ano eh, sa PTV 4. Doon sa huling study, hindi ko alam yung ngayon. Pero pero kung titignan mo naman yung pag-aaral ng Reuters Institute, base naman to sa facts, no? Base naman to sa ano talaga yung sa loobin ng mga Pilipino. At totoo naman na sa ating bansa, dahil nga ma-impluensyahan ni Pangulong Digong ang mga supporter niya at mga ordinaryong Pilipino, marami ang hindi gaanong naniniwala sa Rappler, no? Pero totoo naman na ang Rappler nagkasabi lamang ng katotohanan, nagre-report ng katotohanan, hindi naman siya bias, hindi naman siya talagang nandun lang para mambatikos kay Pangulong Duterte. Pero, yun ang lumalabas talaga na mas gusto ng Pilipino si Pangulong Duterte laban sa Rappler. Alam mo, may bagong isang survey, no? Hindi ko alam kung Pulse Asia o SWS. Ang sinasabi na ang Pilipino ayaw na batikusin ang ating gobyerno. No? Parang gusto nila, purihin mo ang gobyerno. No? So, tingin ko, isa itong sa mga factors kaya mababa ang trust rating sa Rappler. Diba, mataas pa ang trust rating ng TV5, Signal. No? Siyempre, nandun si Manny Mugato eh. Abay, oo nga. Hindi, pero kiliban dyan. Matindi ang credibility niyan eh. Saludo kami dyan eh. Pero alam mo... Nalo ng Pulitzer yan eh. Pero alam mo, hindi lang Rappler ang mababa ang rating ha. Trust rating. Pati ABS-CBN. Oo. Kasi na natin tingin, eh. Ang tingin kasi ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte, kalaban ng gobyerno. Kaya mababa din ang rating. Yung GMA7 na hindi mga banat, napakataas. Maingat. So, ilan yun? Apekto yan ng nung propaganda ni Duterte. May napansin lang ako dun sa report, no, na parang di na nila in-arrange from highest to lowest yung brand trust scores. Alphabetical na. And you can see na may sway din si Maria tsaka yung Rappler. Especially nung nanalo siya ng Nobel. And it seems na 4 taon na daw pala niyang nireklamo yung methodology. And hindi daw siya pinakinggan. So, yeah, he went, kumbaga, she declared war on the Reuters Institute survey. Okay. O sige, speaking of criticism, sa akin, ano ba yung tamang attitude dito? Kasi nga, valid din naman yung concern ni Maria Ressa. Pero I don't think na fair din naman na na parang maging dismissive dun sa findings ng Reuters Institute. Kasi baka naman reflective lang talaga siya doon sa sentimiento ng mga tao ngayon, di ba? Ano ba yung tamang approach dyan? Barilin yung messenger o yung nag-survey or at least tanggapin yung katotohanan and do something about it? Ano ba tingin nyo?
Eh, yung survey nasa realm ng public opinion yan, and public opinion can sway different ways eh. So siguro ngayon bababa sila, pero in the future, down the road, you know, alam nyo, magbabago ang composition ng market, and in certain demographics, sikat na sikat ang Rappler. Oh, totoo yan. So mga sa mga younger demographic, wala silang ibang binabasa kundi Rappler. Sa mga woke. Oo, kasi Rappler for them is the most credible. Yung mga estudyante natin, ang dream job nila is to land a, no, land a position in Rappler. Dati ang mga graduates eh, yung batch mo, ang gusto nila makapagtrabaho sa Inquirer. Ganun ba? Kumakadiin ka naman, ngayon, batch mo. Hindi na. Ngayon hindi na, gusto nila magtrabaho sa Rappler. Kasi gusto nung younger set yung palaban. Saka, no, mas diba? Cool. So yung mga certain personalities na palaban, like Reza, Maria Reza, even si Edling Gao sa TV5, sobrang sikat sa social media kasi, you know, they seem to be a model of, you know, mga crusading journalists. Pero ako nung lumalaki ako eh, ang idol ko yung nasa kanan ko eh. Nasa kalawa ng screen nyo eh. Yeah, pero alam mo, Christian, tama si, ano eh, tama si Ipe. Pero kaya lang tanggapin ng Rappler kung ano talaga yung lumalabas na sorbet. Hindi naman dinaya yan, no? Mm-hmm. Hindi naman ginawa ng magic yan na mababa sila at mataas yung ibang media agency. Talagang, yun talaga ang katotohanan. Kaya tanggapin na lang nila at hindi naman at tingin ko magbabago naman yan. Kasi alam mo, sabi nga nila na nung ma-elect si Pangulong Marcos, eh nag-iba na rin ang media landscape, no? Although sa report ni Yvonne, eh sila sabi niya na ang media landscape ng Pilipinas ay medyo grim pa rin dahil patuloy pa rin ang attacks, no? At threats, intimidation, killings at red tagging sa Pilipinas. Pero marami rin kasabi, no? At ito narinig ko lang sa ibang tiga-Rappler na parang paradise ngayon ang Pilipinas compared nung panahon ni Pangulong Duterte. May sagot ako dyan eh. Kaso, sa bababa naman ang standards, hindi kahit anong gawin mo, maski hindi ka kumilos eh, huminga ka na lang, paradise na yun eh. Correct. Tama ka rin dyan, Christian, ano? Dahil napaka-baba ng pinanggalingan natin. At hindi pa naman tayo nasisiyahan ng lubusan sa Pangulong Marcos, no? Pero at least may improvement ng konti. Okay. O sige, bago natin ano ituloy yung discussion, ha? So ano lang, konting commercial lang. May nag-comment kasi, yung mga troll na tinatawag mo, Christian, yan yung tumalo sa nanay mong si Lenny last election. Kaya patuloy mong lang tawaging troll ang mga botante para langawin ulit kayo next election. LOL. Alam mo yun, ako curious ako, 2 weeks ago pa, pag humihirit ako sa mga troll, may mga nagagalit, tinatamaan ng husto. Troll ba kayo? Alam mo na ako sinasabi. Init ng ulo eh. Okay, ito. Anong comment nyo rito? Sabi ni Marino, ok lang ang bumatikos, kailangan yan. Pero, akala ko taga-Peru ko eh. I-highlight nyo rin ang magagandang accomplishment. Huwag naman kayo bulag sa performance ng gobyerno para di kayo paghinalaan na CPP-NPA. Uy, that escalated quickly ah. Mukhang red tagger ka ah. Naayos ka. Ayan, binasa ko comment mo. Anong tingin niyo dyan? Eh, ano yan ah, nag-assume ako ng good faith pero pagkabasa ko sa dulo, red tagger pala. Mukhang gustong kumita. Kaso, pakatapos na ng payday ah. Kahapon. O, sisingil ka sa katapusan ah. Okay. Ano nga, masyado ba nega? Baka naman masyado nega kasi talaga ang media. Ano ba ang tingin niyo? Sino gusto mo una? Si eh, alam mo, Osmania lang. Sige. Alam mo, Christian, eh siguro hindi naintindihan ng troll na yan kung ano ang media, ano ang role ng media sa ating lipunan. Eh, siguro tiga China yan. Sa China ba nakatira yan na gusto niya ang media pumupuri lamang sa gobyerno? Kasi alam niyo po, ang media, merong tinatawag na role na watchdog, no? Batikusin yung mga maling pulisiya, batikusin kung may pagkakamali, at pumuri naman sa tama. Kaya lang, kadalasan, ang nakikita natin,
at nabasa, eh, puro batikos. Eh, kasi naman, eh, wala naman sa ginagawang masama, mabuti itong gobyernong ito, no? Kung may nagawang mabuti, eh, siguro ilan lang, no? Kaya kung yung papuri sa gobyerno, kaunti din, no? At hindi gano'ng napapansin. Pero ang patikos ay sobra dahil ang daming korupsyon na nangyayari sa ating bayan, no? Yung may pandemic tayo, eh, ninakawan pa tayo ng bilyon-bilyon ng party, di ba? Okay lang naman nakawan, di ba? Di ba dapat masaya tayo pag ninanakawan? Di ba dapat ganun? Tsaka ewan ko, baka kailan naiga kasi dito sa programan to, hindi ko tinatawag na Pangulong Bongbong lang or it's always mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang style book natin dito eh. Ipe. Mahal ah. Ang tawag mahal na dyan, Pangulo. Ang tawag dyan sa logic, sweeping generalization. No? So, hindi totoo yun. No? Sa palagay ko, hindi totoo yung observation na yun na puro nega. Hindi totoo yun. Merong isang news organization, di ko na lang papangalanan. Humahakot ng award pero kulang sa banat. So, hey. Tapos, di ba? Huwag natin pangalanan pero humahakot ng award yon pero kulang sa banat. At saka yung mga topic nila, ano, yung mga safe topics. Ano no? ba? Hindi, safe ang topics nila. So, yung mga... Like what? I don't know. Mga nawawalang panty, ganun. So, uy! Ano yun? So, anyway, hindi totoo yun. No? So, siguro kasi, I don't know, maybe siguro troll yun o kaya, I don't know, maraming mga, actually, masyadong maraming press release stories sa mainstream media. Masyadong marami. Kasi nga, ano eh, negosyo din yan eh. No? Negosyo din yan. So, if at all kulang pa tayo sa banat. kulang tayo sa being critical. Masyado pa nga mabait eh, no? Mabait pa tayo, magalang. Ito. Medyo takot pa. Ramdam pa ba eh? Manood sila sa CNN, manood sila sa Fox, inaaway ang ano doon, inaaway ang press secretary doon. Nagsasagutan sila. Eh bawal yata dito 'yun, 'di ba? Oo, oh, eh kasi wala kang ano regalo pagka Pasko at bagong taon. Hindi ka mai-invite, no? Oo. Okay. Sige. Gawin natin medyo ano naman. Eto pala, kasi gusto ko matapos to in a more positive ano, light naman. No? Pero bago yun, explain lang natin. Bakit ba yung mga politiko naturally galit sa matinong media? Although meron din namang mga basura sa media talaga, no? Yung mga haragan, yung mga tulisan, no? May mga ganyan talaga. At rightfully, may mga politiko na nagagalit sa kanila. Pero yung, di ba napansin nyo rin, parang naturally, pag politika, politiko ka, mas galit ka rin sa matinong media eh. Di ba dun sa subject natin, Mogs, yung, kasi binigay sa ating subject last time ni Ipe, ano eh, political journalism. Meron akong pinaplash lagi dun na quote eh. Yung para bang, ano, politicians always pay lip service to a free press until it hits them. Correct. Di ba? Parang they can always say na press freedom kami, press freedom for press freedom. Pero pag siya ina-criticize mo sa isang legit story, ay wala na, fair game ka na, di ba? Pero yun, explain natin sa mga tao, bakit ba yung mga politiko, naturally, galit sila sa matinong media? Mogs? Aba eh, talagang hindi ka naman magagalit eh kung binabanatan ka dahil may nagawa kang katarantaduhan, di ba? Mm-hmm. Eh, yun, ang trabaho ng media is bumatikos ng mga masamang polisiya, mga katiwalian, korupsyon sa ating gobyerno, eh kung may nagawa kang mali, eh talagang babatikusin ka. So talagang magagalit ka sa media, no? Pag napansin ka, no? Eh, mali ba na lang kung mabayaran mo yung media na huwag kang tirahin? Nangyayari yan, no? Yung mga politiko natin, mahilig sa close-in media. No? So, 'di ba? So alam mo 'yan, Christian. So yung mga may mga Viber group, 'di ba? So para yung iba na pag nagko-cover ng kampanya, para ewan ko, para may ano, may Stockholm syndrome. So, sinusuot na yung mga ano, yung campaign colors na kino-cover nila, 'di ba? Oh, so I don't know. Yung isang kultura sa journalism natin na medyo hindi ko gusto. So economics din kasi 'yun eh. So
hindi ganoon kalaki ang resources ng mga newsrooms. So down the line, yung ganong kultura napapasa. Eh tingin niyo naman na Taipei, no? Pagkatapos ng eleksyon at nanalo na ang kandidato, sino ba ang mga na-appoint niya sa PCO? Ayun, edi sumama sa kampanya. Yun. Oo, yung mga ano, sumipsip sa kanya. Gusto nila yung mga close in. Hanggang to the point that they will appoint them to choice positions. So to important positions in the press apparatus. May kwento ko dyan. Natetempa kong banggitin eh. Kaso, wag behave na. Tayo ngayon. Wag na. Natetempa ko eh. Hanggang 8:30 lang tayo, tandaan mo. Mukhang may lakad si Ipin. Nasa mall siya eh. Kaya nagagalit eh. Minamadali niya tayo eh. Kabaan pa natin. Okay. Hindi, ito lang. Nalamig yung pagkain ko. Oh, sige. Ito, sa pagtatapos, no? Kasi nabanggit, alam naman natin basically yung ano eh, napaka-dire nung situation ngayon, no? So, whether we like it or not, we have to accept the fact na hindi ganun kataas ang trust ng public sa media. And then, mas kumukuha sila ng balita nila sa social media at marami sa kanila nagtitiwala doon sa mga influencers. Kaya nga, di ba, nagpapakahirap tayo magturo sa mga estudyante, magpaliwanag sa mga programa na dapat ano eh, nandun yung importanteng ano, yung value ng media, no? Pero dito, ano ba sa tingin nyo? Kung binaba natin yung mainstream press, what are the other ways that we can go about it? For instance, sinasabi nila, baka raw mas maganda, ito yata yung age ng independent journalism, o kaya, kunwari, si Manny Mugato, di ba? Ano yan eh, siya yung pinaka-veterano sa atin lahat dito, nanalo ng Pulitzer yan, he has seen it all eh. Pero nakita nyo, di ba, nag-expand siya. No, he expands and extends to a lot of platforms. Ano ba nakikita niyo dapat approach dito given the temperament of the audience now? Let's start with Mogs, yan. Ay, madali lang siguro. Mahirap Christian na iyan na labanan na itong trend na ngayon kasi nga mas naniniwala ang ating mga mamamayan sa mga social media influencer, celebrities, no? Mas popular sila pagdating sa balita, no? Kaysa sa mga batikang journalist na marami ng pinagdaanan. Pero pwede mong labanan, no? Pamagitan ng sabayan sa platforms kung nasaan sila, no? Kasi itong mga social media influencer at mga celebrities usually nasa TikTok, nasa Instagram, nasa Twitter, nasa YouTube, nasa Facebook, no? So, dapat kung nasaan sila, dapat nandun ka rin. Sumubay ka para makita nila yung difference, no? Makita nila yung pagkakaiba ng isang veteranong mamayag dun sa mga social media influencer. Kasi, yung mga social media influencer, magbabalita yan na walang kinu-quote na kung saan nila nakuha, kung sining source, no? Walang sabihin, credibility yung kanilang sources, no? Ang mga journalist eh sanay na mag-quote na ito po pinanggalingan niya, no? Ganito po 'yan, may context, may background, no? Eh dapat makita nila yung pagkakaiba at pinapakita ng batikang mamayag ng journalist yung dalawang side, no? Para hindi lahat sabihin na ito lang sinusuportahan niya, no? So malaking pagkakaiba nung dalawa, nung social media influencer at ng mga batikang mamayag sa paglalahad, pagpresent ng balita, no? Eh kaya lang ang ating mga kabataan ngayon eh lahat nasa TikTok na, no? At medyo mabagal ang ating mga media na pumunta sa gantong mga platform, no? Ang sabi nga ng research ni Ibon, kung merong 2% na access yung mga Pilipino sa TikTok noong 2020, eh ngayon nasa ano na, mahigit 20%, no? It's the fastest growing na platform, no? So dapat sumubay tayo, dapat nandun din tayo. Okay. Eto, bago ko pasagutin si Ipe, sagutin mo na rin siguro to, no? Hindi kasi kayo objective. Humarap ka kasi sa salamin.
Mr. Esguera, at tanungin mo sarili mo, bakit wala nang tiwala sa mga katulad mo? Oy, parang kulang, si, parang ano, si Araskilek. Nakasingil ka na ba, Araskilek? Sa 31 yata, sa 30. Gen 30. Tapos yung isa, ito yung sabi niya kasi, bias kasi, yun lang naman. Ewan ko ha, sa klase pinapaliwanag natin ibig sabihin ng bias, ng fairness, tapos yung objectivity, eh, pero mukha ito yung talking points nila eh. No? Objective, tsaka bias. Ano ba ibig sabihin nun? Paano ba dapat, pwede ba talaga maging ano, hindi bias ang media? O pwede ba maging objective? Tsaka, yung bias ba hindi nag-a-apply doon sa influencer na let's say hinihimod yung puwet ng politiko? Hindi ba bias yan? Ang problema nga kasi doon sa mga influencers, at saka ibang mga gumagamit ng bagong platform, sinubvert nila yung ethics ng journalism, no? To capture the audience. So yung mga hindi natin pwedeng gawin, gagawin nila. Tapos excuse nila, hindi naman kami journalist eh. Hindi naman kami journalist eh. So actually sila ang biased. Yeah, yung ano ba, may ED yung dulo? Depende sa gamit mo. So sila yung biased. Dapat may ED. May ED. Okay. So, yung mga journalist, walang bias. No? So, kung may bias man sila, biased for the public interest. No? So, bakit critical ng journalist sa mga nasa poder, sa mga elected officials at mga opisyal ng gobyerno? Eh kasi, ginagawa namin yung hindi kayang gawin ng ordinaryong mamamayan. Babantayan namin yung paggastos sa pera ng gobyerno. Babantayan namin yung mga abuso sa kapangyarihan. No? So, kung, hindi 'yun pagiging bias. 'Yun ay yun ang trabaho ng journalist, maging tagamasid, tagabantay on behalf of the public kasi hindi magagawa ng publiko 'yun on a daily basis eh. Kung may gumagawa nun on a daily basis, mga mamamahayag 'yun. 'Yun, no. Maganda 'yung usapan kaso 2 minutes over na tayo. Ano, susugaw ko 'yung sinabi ni Boss Manny kanina. Agree ako sa sinabi niya. Yung kanina, yung what are we supposed to do? I totally agree with him. But I think this time, tigilan na natin yung mindset natin na itong mga emerging platforms ay fads only. Kasi diba, ako aminin ko yun eh. Nung araw, isipin ko, ay, ano lang yan, fad lang yan. No? Facebook, Twitter, Snapchat. Snapchat na wala. Pero TikTok mukhang magtatagal. So, ang nangyari, yung mga influencers, content creators, ahead of the curve sila. Nauuna sila. Tayo, late adapter tayo. So, dapat tayong mauna. Hindi tayo dapat catch up. Tsaka speaking of bias, no? So, ibig sabihin, yung Bible pala natin, bias, no? Kasi hindi naman kinuha inside ni Satanas bago isulat yun, eh. Correct. Tapos, paano yung mga satanic, ano, yung satanic writings? Eh, di bias din yun against sa Diyos, no? Hindi naman in-intervene Diyos, eh. Ito pa, merong isang mamamahayag na namatay na, di ko lang babagitin, pero ito yung lagi niya sinasabi. Walang nakalagay sa konstitusyon. Walang nakalagay sa konstitusyon na dapat maging responsible ang journalist. Ang nakalagay sa konstitusyon, dapat maging malaya ang journalist. Ganun ba yan? Hindi nakalagay sa konstitusyon yung pagiging responsible. Pero ang nakalagay sa konstitusyon, dapat maging malaya ng mga mamamahayag. Ito, huling-huli na talaga, no? Siguro 1 minute lang. si Manny Mogs kasi madalas mag-cover ng, sa defense, diba? Tsaka yung mga insurgency, tsaka yung mga terrorism. Yeah? So pag ganun ba, kunwari, nang-indap yung o namugot ng ulo yung Abu Sayyaf. So hindi nyo pwedeng isulat ba dapat yung? Kasi sabi ng mga magagaling dito eh. Ako sinusunod ko lang yung magagaling ha. Kasi bobo lang tayo dito eh. No? Sinusunod ko lang yung comments dito. No? So bias siya tayo yung mga reporting nyo before. Pag sinabi nyo may pinagutan ng ulo o may dinukot yung Abu Sayyaf. Until makausap nyo dapat yung Abu Sayyaf, hindi nyo dapat isulat yun, di ba? To follow again, their logic. Again, sweeping generalization, no? What we're after is the facts, no? No? So si Boss Manny, kaya siya nanalo ng Pulitzer dahil in-expose niya yung ano, yung abuses, yung mga unjust killings, no? Yung mga you know, ang tawag doon, extrajudicial killings sa drug war. In the Davao Boys. Hindi bias 'yon. No, he was going up, he was after the facts at ire-report niya yung mga hindi hindi makalkal. No, kaya si Boss Manny, investigative journalist 'yan eh. So imagine kung hindi niya ginawa 'yon, hindi natin nalaman na marami pa lang ano, mga doon sa mga operations na 'yon, pare-pareho ang report, pare-pareho ang serial number, no?
ang mga biktima walang kalaban laban pinatay. Di ba malaking injustice 'yon? Oo nga. O sige, final word kay ano kay Mogs bago siya manood ng Batang Quiapo. Ay, pero gusto ko lang ano no baguhin kung ano man iniisip ng mga tagapakinig natin. Parehas po yung Reuters reporting dyan sa drug war kasi pinapasagot namin yung Malacanang at yung PNP sa bawat report na ginagawa namin. At meron po silang side, no? Bago namin ilabas yung report, eh, dapat nakuha namin yung side nila, no? Eh, kadalasan, ang sumasagot si Harry Roque, no? Eh, pagka ayaw lang sumagot, sabihin namin, ayaw lang sumagot eh. No? Pero, merong side sila. Kaya alam mo, sa dalawang taon na halos supporting namin, kami lang yung dinamuran ni Digong eh. Yung uy, ibang, ingat lang, ibang, pwede pa rin kayo murahin. Oh, hindi. Kasi yung ibang mga publication, no, suking murahin ni Digong kasi one-sided daw yung report. Oh, eh, sa amin, parehas. Mm-hmm. No? So, yun lang pagkaiba nun. Oh, tama naman. Oh. Oh, actually, valid din naman yan. Ayan, yeah, tsaka sa panghuli, no, eh, ako, medyo nagtatanong lang ako minsan, bakit pag SMNI, wala silang reklamo, hindi raw bias na. Baka yun ang tamang journalism. Sige, doon ako manonood lagi. Okay, maraming salamat sa inyo, si Manny Mugato, tsaka si Felipe Salbosa. Pasensya na naistorbo ko yung inyong gabi. Pero malaking tulong yung guesting nyo dahil at least naliwanagan yung ibang ano, tagapakinig natin. Thank salamat, you. Salamat. Salamat, salamat. Okay. Bye-bye na, may lakad ako. Sige. Ito na. Bye-bye. Happy weekend.